namin sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyo may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Bago ang Talk to the People address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi ay inatasan ng punong ehekutibo si Finance Secretary Carlos Dominguez III, nataasan ang cash subsidy na mula 200 pesos ay gawin itong 500 pesos. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa kanyang pagharap sa Talk to the People, muling nanawagan ang Pangulo sa mga miyembro ng New People's Army na sumuko na kaugnay nito, pinuri niya ang magandang programa na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Ipinaliwanag din ng Pangulo kung paano ang Ukraine crisis ay makakaapekto sa supply ng langis sa bansa. In-report kagabi ni Health Secretary Francisco Duque na nanatiling minimal risk classification with low risk healthcare utilization rates sa buong bansa at sa lahat ng mga rehiyon. Sa COVID-19 update naman, nasa 3,431 ang mga bagong kaso mula March 15 to March 21, 2022. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 490 as of March 20, 2022. Nasa 2.7% ang ating positivity rate. Samantala, ipinaliwanag ni Secretary Duque sa Talk to the People kung bakit nanatiling mababa ang case trend sa Pilipinas. Una, ang consistent compliance natin sa minimum public health standards. Pangalawa, nasa 72% na ang fully vaccinated sa 90 million target population as of March 20, 2022. Sinusuga naman ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang sinabi ni Secretary Duque, iniulat ng vaccine czar na ang Pilipinas ay may mas malakas na wall of immunity. Dagdag ni Secretary Galvez, lumakas ang ating immunity wall dahil sa types of vaccine na ating dineploy, ang pagbibigay bakuna at booster shots at natural immunity. Speaking of vaccines, sa usaping bakuna, as of March 21, 2022, nasa mahigit 70 million na ang naka-first dose, habang nasa mahigit 65 million na ang naka-complete dose o fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Habang nasa mahigit 11.5 million ang naka-booster shots. Overall, nasa mahigit 140 million na ang total doses administered. Sa mga tsikiting na edad 5 hanggang 11 taon gulang, nasa mahigit 624,000 ang fully vaccinated. Samantalang ang mga batang 12 hanggang 17 anyos, nasa higit 8.8 million na ang fully vaccinated as of March 21, 2022.
Pumunta naman tayo sa ating mga lolo at lola. Nasa mayigit 6.5 million na ang fully vaccinated seniors as of March 21, 2022. Magandang balita naman ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Nasa tatlong syudad na lamang sa bansa ang nasa ilalim ng granular lockdown. Sa ibang mga bagay, masayang balita. Ang Pilipinas po sa ngayon, ang pangalawang pinaka masayang bansa o happiest country sa Southeast Asia. Ito ay ayon sa 2022 World Happiness Report ng Sustainable Development Solutions Network. Samantala, bumaba ng 700,000 ang mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap. Mula 45% or 11.4 million noong September 2021, ito ay naging 43% or 10.7 million noong December 2021. Alam namin na mataas pa rin po ito, kaya naman ang aming prioridad ay ang muling pagbangon ng ating ekonomiya para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng trabaho at hindi magutom. Para may angat ang pamumuhay ng ating mga kababayan, ito po ang mga Duterte legacy. Nilagdaan ng Pangulo noong 2019 ang Republic Act No. 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Isa itong Duterte legacy dahil na-institutionalize nito ang 4Ps at mula 62.67 billion pesos noong 2016. Tinaasan ang budget nito hanggang umabot sa 106.80 billion pesos in 2021. Malaking tulong ito sa ating mga kababayan lalo na sa panahon ng pandemya. Bago po tayo pumunta sa tanong ng Malacañang Press Corps, kasama natin ngayon si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Magandang tanghali sa iyo, Irene. Yusakra. Po ng ating mga kasamahan at natuwang sa pagpapahatid ng impormasyon sa ating pong mga publiko. Dalawang bagay lang po, Spokes Irene. Una po, kailan po magsisimula ang distribution ng cash subsidy na ginawang 500 pesos ng Pangulo? Secretary Martin, sa sandaling matanggap po ng ating ahensya ang opisyal na kasulatan hinggil sa pamamahagi ng subsidiya na kinakailangan po natin to execute this directive of the President. Kasama na po dyan no, yung pagbaba ng pondo mula sa Department of Budget and Management, makapag-umpisa na po tayo sa distribution nitong tulong pinansyal. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Finance hinggil dito. At habang inaantay nga po natin ang opisyal na kasulatan, pinaghahandaan na rin po ng DSWD yung ating internal guidelines hinggil sa financial assistance upang matiyak po na magiging maayos at mabilis yung ating pamamahagi ng tulong. Spokes Irene, pangalawa, ayon sa huling SWS survey, nasa 11.4 million ng ating mga kababayan ang nagsasabing sila ay may hirap. Ano pong government interventions ang ginagawa ng inyong ahensya para maiangat ang buhay ng mga mahihirap? Secretary Martin, gaya nga po ng nabanggit nyo, bagamat bumaba ng bahagya ang numero ng mga nagsasabing sila ay mahirap, we still recognize na dapat magpatuloy yung ating pagpapahatid ng tulong upang tuluyan na nga po nating masolusyonan itong problema ng kahirapan. Ang DSWD ay isa lamang po sa mga ahensya na tumutugon sa isyu ng kahirapan at kagutuman sa ating bansa. Kung kaya nga po, patuloy tayo sa pagpapatupad ng ating mga social protection programs and responses
na naglalayong tumugon sa isyu na ito. Kabilang na po dyan, Secretary Martin, yung ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nabanggit nyo po, yung ating Sustainable Livelihood Program, Kalahi Seeds, the Supplementary Feeding Program, yung ating Assistance to Individuals in Crisis Situation, gayon din po yung ating Social Pension for Indigent Senior Citizens. Gayon din yung ating mga iba pang programa na naglalayong solusyonan yung problema sa kagutuman at nutrisyon. Gayon din po, kabahagi ang DSWD sa Interagency Task Force on Zero Hunger na naglalayo na magpatupad o tinitiyak na magpatupad tayo ng whole of nation approach at whole of government approach sa implementasyon ng mga programa at strategies na naglalayong labanan po yung malnutrisyon at kagutuman, lalo na sa panahon ng mga kalamidad, at masiguro yung seguridad sa pagkain at maipromote din po yung sustainable agriculture sa ating bansa. So sa pamamagitan po nito, makakatiyak po tayo na yung problema sa kahirapan at kagutuman ay ma-address po natin. Irene, bago ka magbitiw, kasama natin si Yusek Rocky. Ano? Yusek Rocky, please come in. Opo. Thank you, Secretary Martin. Good afternoon, Secretary Martin at kay Director Dumlao. Ang una pong tanong mula kay President Katarong ng SMNI, Secretary, inanunsyo na daw po ng PDP laban na formal nang i-endorso ng partido si Senator Bongbong Marcos. Pero pwede po ba daw makahingi ng confirmation from the palace na ini-endorso na ni President Duterte si BBM as President? Similar question po yan with Chris Jose ng Remate, Remate Online, at ni Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Mas maiging tanungin ito sa pamunuan ng PDP laban dahil ako po ay tagapagsalita ng ating Pangulo at hindi po ng PDP laban. Pero nangako po si Pangulong Duterte ng clean, honest, and credible elections. Opo. Follow-up pong question ni President Katarong. Ano daw po yung nakitang katangian ni Pangulong Duterte kay BBM para masabing kwalipikado siyang maging Pangulo ng bansa? Again, mas maganda siguro na tanungin natin si Pangulong Duterte dahil hindi po yan na pag-usapan kagabi doon sa TTP, sa Talk to the People. Kahit doon sa sideline, hindi po namin na pag-usapan ang tungkol sa politika o tungkol sa hakbang na ginawa ng PDP laban. Sunod na tanong mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, kailan po kaya masisimulan ang distribution ng monthly ayuda ng 500 pesos? Magkano po ang kakailanganin at saan po kukunin ang pondo para po maibigay ang dagdag na 300 pesos monthly aid sa beneficiaries? Similar question with Mela Les Moras ng PTV at Ivan Mayrina ng GMA News. Thank you, Yusek Rocky. I would like to direct the question to spokesperson Irene Dumlao. Irene? Maraming salamat po, Yusek Rocky. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kasulukuyan sa Department of Finance hinggil nga sa ayuda na ipapamahagi natin sa ating mga kababaeng mahihirap. Gayun din po kasalukuyan nating inaantabayanan ang opisyal na kasulatan kasama po yung pondo na ibababa ng Department of Budget and Management para makapag-umpisa na tayo sa pamamahagi ng tulong na ito. And at the meantime, binabalangkas na ng DSWD yung mga panuntunan nito upang matiyak natin na magiging maayos at mabilis yung pamamahagi ng subsidiya. Thank you, Ma'am Irene. Tanong pa rin po mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Follow-up question, what is Finance Secretary Carlos Dominguez referring to when he told the President na magkakaproblema tayo after 6 months? What are we giving up by increasing the subsidy to 500 pesos, Secretary Martin? Ang tinutukoy po ni Finance Secretary Carlos Dominguez ay kung saan ito kukunin itong 300 pesos na extra budget para sa ating vulnerable sector. At ang sabi naman ng Pangulong Duterte ay gawin ang lahat para makakuha ng pondo
Kung anumang paraan yon, eh, kailangan makabuo tayo ng 500 pesos sa kada beneficiary doon sa tumatanggap ng 4-piece. At sinabi rin ni Presidente na ang susunod na administrasyon na ang mga siwa at sila na ang bahala kung paano ito mababayaran. From Mela Les Moras ng PTV, Secretary Andanar, 4 out of 10 Filipino families consider themselves to be poor according to December 2021 SWS survey. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito at sa loob ng 3 buwan, ano po kaya ang pwedeng gawin ng pamahalaan para matulungan ang mga mahihirap na Pilipino? Gusto kong tawagin ulit si Spokes Irene Dumlao ng DSWD para sagutin ang tanong na yan. Spokes? Secretary Martin, gagaya rin po ng nabanggit ko kanina, patuloy na ipinapatupad ng DSWD ang iba't ibang programa nito, yung ating mga social protection programs and responses upang makatulong na tugunan at solusyonan ang problema ng kahirapan at kagutuman. Sabi ko rin po, tayo ay kabilang sa mga ahensya ng pamahalaan na kabahagi ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Employing the whole of strategy, whole of nation and whole of government approach na kung saan ang bawat miyembro ay ng IATF Task Force on Zero Hunger ay nagpapatupad ng mga iba't ibang programa at serbisyo para sa ating mga kababayang lubos na nangangailangan. Nakakatiyak po tayo na mabibigyan natin ng appropriate na response itong issue po na ito. Opo. Thank you, Director Dumlao. Secretary Martin, tanong mula kay Job Manahan ng ABS-CB News. President Duterte said in his address to the nation that unused funds for Bayanihan 2 have already been returned. Magkano po ito? Saan mostly nakalat and kailan po ito ibinalik? Tama naman. Lahat ng unobligated or unused funds ay sinosole sa ating national treasury. Kung magkano yung kabuang halaga na yon, bawat ahensya, bawat departamento ay may sinole na pondo, most of the departments and agencies at least, no? So kung ang tanong magkano yung eksaktong pondo na sinole, siguro mas maiging tanungin natin ang National Treasury dahil nasa kanila yung datos niyan. From Lanes Capanti ng GMA News Online, Secretary Martin, kasama po ba ang mass media sa public service na pwede ng under 100% foreign ownership equity under the amended Public Service Act? Wala pa po tayong kopya ng batas. In transit pa po ito papuntang Malacañang Records. We will give the members of the media a copy once it is available. From Jinkip Batikados ng IBC 13, inuutos po ng Pangulo ito nga po 500 na dagdag ayuda sa mahihirap. May sapat po bang pera ang gobyerno para dito at saan daw po kukunin ang pondo? Ayan po ang pinag-aaralan ngayon ng Palasyo. Kaya nga po kinausap ni Pangulong Duterte si Finance Secretary Dominguez para sabihan siya na ito ang gustong halaga ni Pangulo, 500 pesos. At yan naman ay pinag-aaralan ngayon ng Department of Finance. But by hook or by crook, eh, kailangan po talagang mabigyan ng 500 pesos ang bawat beneficiary. Second question niya, what is the palace take with regards na po to the statement of former spokesperson Harry Roque that the president could be a potential negotiator for Russia-Ukraine conflict since the president has a good long standing friendship with Russian President Putin? Also, please elaborate to what the president said that there might be a Chinese invasion should Putin resort to a nuclear war. Eh kung hihilingin po yan ng mga world leaders, eh maari naman po. The president's remarks on the Chinese invasion is his personal assessment. We cannot second guess the president. Kaya
I will ask the President about that remark. Thank you, Secretary Martin. Susunod po magtataron si Trish Tarada ng CNN via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, just a follow-up po doon sa endorsement ng PDP Laban for Mr. Bongbong Marcos. Sabi niyo po, itatanong si Presidente. So, does this mean na hindi pa po klaro kung si Presidente mismo ay sinusuportahan din yung pagkandidato ni Mr. Marcos? The PDP Laban, just like any political party, is composed of members and officials. That is a collegial decision as a political party. But the President himself has not given any statement on the issue, or if he is not supporting this or that president. So, intayin na lang po natin si Pangulong Duterte kung ano ang kanyang personal na desisyon. At again, yung desisyon na yun ng PDP Laban ay base sa kanilang napag-usapan sa partido. But sir, he is an official of the party, the chair in fact. So, and nakikinig din po tong PDP Laban kay Pangulo. So hanggang ngayon, hindi pa rin po yan malinaw talaga kung si Pangulo has a hand in this or hindi malinaw kung alam ni Pangulo po itong endorsement ng PDP Laban. Tama ka. Ito ay malinaw na desisyon ng partido, pero hindi malinaw kung ito rin ang gusto ni Pangulong Duterte. Okay. Sir, over the weekend, COMELEC hosted yung presidential debates kung saan absent po si Mr. Bongbong Marcos. And we noticed that an hour ahead of the COMELEC debates, PCOO started airing your interview with Bongbong Marcos. Sir, hindi ba parang problematic yung scheduling in the sense that na parang it appears na nagko-compete with COMELEC in terms of airtime na instead of focusing the attention sa COMELEC, nahahati doon? And in a way, does this make up for the absence of Mr. Marcos? I don't know if it makes up for the absence of Senator Marcos in the COMELEC debates. The decision of PTB is a organizational decision. So siguro mas maiging tanungin natin ang management ng PTB kung bakit alas 6 ng gabi ng Sabado nila inere. Ganun din kung bakit din nila inere 2 days before si Mayor Isko Moreno. At sa mga susunod pang mga schedule ng the chat room. So from your answer as the secretary, you don't think that it has a problem or you don't see any problem with it na kahalos kasabay po siya ng COMELEC debates? I give my agency heads their elbow room to manage their own affairs. So sa puntong yan, marami namang executives dyan sa PTV ang meron na rin karanasan sa pagmamanage ng network, and I give it to them. Kaya siguro mas mainam na sagutin nila kung ano yung logic, ano yung rational na inere nila an hour before the COMELEC debate. Through yung BIR, sinisingil po si Mr. Marcos, yung family nila, ng 203 billion unpaid estate taxes. But in an interview, he said there's a lot of fake news involved in his family's unpaid taxes. How does the palace want to respond to this accusation that it is fake news? That is a question that should be answered by the camp of Senator Bongbong Marcos. I'm not his spokesperson. Siguro tanungin natin si Attorney Garcia. Sino ba yung spokesperson ni Ginoong Marcos? Attorney Rodriguez, sir. Vic Rodriguez. But Sir, but the problem here is he is accusing the government. He is essentially accusing a government institution of spreading fake news, accusing na mali ito. Hindi po ba man lang ipagtatanggol ng Malacanang o ng gobyerno yung sarili nitong institusyon laban dun sa akusasyon na yung gobyerno mismo nagpapakalat ng maling impormasyon na mali itong ginagawa ng BIR? That is a good question, and I will ask the chairman or the commissioner of the BIR kung ano ang kanilang stand patungkol sa issue or tanong na ito. But sir, how about Malacanang?
Because this is an attack, I think, not just to the BIR, but to the credibility of the government. It's an attack to the credibility of the government that handles BIR as well. Hindi man lang po ba ipagtatanggol ng Malacanang or at least stand up for what the BIR is doing and that it's rightfully collecting what's due for the government? Let me ask the economic cluster of the palace. Obviously, the question also is bordering on politics and the issues that are going around. Ayaw kong magkomento pagdating sa politika about kay Vice President Robredo, kay Mayor Isko Moreno, or kay Ginoong Marcos, kay Senator Marcos. Kakausapin ko muna ang economic cluster, lalong-lalo na si Secretary Carlos Dominguez. So maybe one last about that. If we set politics aside, there is actually something that BIR is running after, and that's unpaid taxes, setting politics aside. And di ba kailangan po ng gobyerno ngayon ng pera? Why are we not defending the government that, you know, we should be running after unpaid taxes? Kung yung mga maliliit na tao, we should be running after their taxes. Pero ito pong 200 billion, which could contribute a lot to our COVID efforts, to our recovery efforts. Bakit hindi po pinagtatanggol at hinahab? Parang right now, as it sounds, it seems that there is no interest in the government to at least defend what BIR is doing. Again, let me ask the economic cluster, si Attorney Billy Dulay, Secretary Sunny Dominguez, kung ano ang kanilang formal or official na posisyon dito. Hindi naman po ito na pag-usapan sa aming mga meeting, mga side meetings kahapon. So I will answer you when I have the details of what you're asking at kung ano rin ang posisyon ng ating economic cluster. Okay. One last, may binito po ba si Pangulo dun sa Public Service Act? I'm sorry po. May binito po ba si Pangulong Duterte doon sa Public Service Act or did he sign it as is? I don't have yet the official copy. We're waiting for the act or the law to be given to Malacañang Records. And once we have it, we will furnish you a copy of that. Thank you. Hindi ko marinig si Rocky. Yes, thank you, Secretary Martin. May tanong po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. Ito po yung tanong niya. After Senator said there had been a very serious security breach in the operation of Smartmatic, Smartmatic gave assurance that the elections are safe and that its system was not hacked and neither was the COMELEX. What does Malacañang think of this issue? Is the palace satisfied with the explanation provided or does it fear this would affect the credibility of the polls? The National Bureau of Investigation, Leila, is already conducting their own investigation. Antayin po natin ang kanilang formal report. Thank you. Opo. Secretary, pamanhin, mayroon pong dalawang pahabol na tanong mula po kay Rose Tubinario ng Hataw. Ano pong reaksyon ninyo sa mga komento ng netizens ng inyong panayam kay Presidential Bet Marcos Jr. ay pagbibigay ng special treatment sa kanya ng state-run media, lalo na't inere ito sa isang oras bago ang COMELEC organized debate na hindi niya dinaluhan? Bahagi po ba ito ng trabaho ng presidential spokesperson na mag-interview ng presidential candidates? Ito po ba isang uri ng paggamit ng government resources to boost their campaign? Number one, thank you for the question, Rose. Ako naman ay hindi tumigil sa aking trabaho bilang mamamahayag nung ako'y naging sekretary ng PCOO at nung naging spokesperson ng ating Pangulo. At kita naman natin yan sa Laging Handa, sa Network Briefing News, at sa iba pang mga programa na hino-host ko. At yung The Chat Room ay isang programa ng PTV at ako'y nagpapasalamat sa kanila na ako yung kanilang kinuha na host. So very objective po yung Chat Room.
Ang tanong po namin sa bawat kandidato ay pare-parehas lang ho. Wala pong mga issue na pag-uusapan. Ang mahalaga ay yung may pakita ng ating mga presidential balls ang kanilang plataforma. Before I came here, I was with Carl Yodi de Guzman. Na-interview ko na rin po si Senator Manny Pacquiao. Napanood nyo na si Senator Bongbong Marcos. Napanood nyo na rin si Mayor Risco Moreno. We have scheduled already Vice President Lenny Robredo. We are very flexible pagdating sa location. So wala pong bias ito. Nung kay Senator Manny Pacquiao, pinapunta po kami dun sa headquarters ni Senator Manny Pacquiao dahil wala po siyang oras na sa studio. Ganun din po kay Senator Marcos, pinapunta kami dun sa kanyang opisina or headquarters sa Mandaluyong at kami rin po'y pumunta dun dahil naiintindihan naman namin kung gaano ka hirap kumuha ng schedule, lalong-lalo na sa mga tumatakbong pagkapangulo. Sila po'y talagang umiikot sa buong Pilipinas at we will extend the same request as long as it's just in Metro Manila because we need to think about the logistical challenges also of the network and the radio television Malacanang. Now, dun sa tanong mo na tungkol sa pag-i-ere an hour before, ulitin ko yung sagot ko, that is management decision ng PTV. And again, I always give elbow room to my managers. Thank you. Thank you, Secretary. Mag-last question na po ako, Secretary. May pahabol lang natanong si Ace Romero ng Philippine Star. What is keeping the President or Malacanang from expressing support for former Senator Marcos given that PDP Laban is the party of the President who also serves as its chairman? Thank you, Ace, for that question. You know, that is the president's decision. Sinabi naman niya right from the very beginning when we started asking or when the media started asking the question, is the president endorsing Senator Bongbong Marcos or any presidential for that matter? And the president said that he would rather stay neutral. To us in the palace, what is important to us is that our president remains very relevant. Our president is not following the footsteps or the path of the tradition that the president becomes lame duck, or when the president's endorsement becomes a kiss of death, because to the contrary, we have seen that even Vice President Lenny Robredo is open for the endorsement of the President. Senator Bongbong Marcos is also asking for the endorsement of the President. Kanina si Calio din nakausap ko at siya'y bukas naman pag siya in-endorse ni Presidente Duterte. And that only goes to show that our President did a good job and remains to be a very influential person if presidential both left and right are asking for his endorsement. Okay. Thank you, Secretary Martin. Thank you, Director Dumlao. And thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Rocky, at sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Dito po nagtatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Stay safe and healthy. Tandaan, basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ang anumang pagsubok. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yan sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat
ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.